July 7, 2003, bago nangyari ang sagupaan sa pagitan ni Manny Pacquiao at ni Marco Antonio Barrera, ay hinarap muna nito ang isa sa mga top prospect ng Mexico noon at undefeated na si Emmanuel Lucero para sa ikatlong pagdepensa nito sa kanyang IBF Super Bantamweight title. Hindi pa man nag-uumpisa ang bakbakan, ay makikitang gigil na si Lucero at tila parang toro na gustong suwagin ang ating pambansang kamao. Samantalang si Pacman naman ay relax lang, patawa-tawa at mukhang may gagawing hindi maganda. Pagtunog pa lang ng bell sa unang round ay nagpakawala na agad itong si Lucero ng mga haribas na suntok, todo bigay, bawat bira, tirang bahala. Yun nga lang, ni isa dito ay walang tumama. Mukhang may plano ang loko na tapusin si Pacman sa first round. Pagsapit ng ikatlong round ay nagpakawala si Manny ng kanyang pamatay na kaliwa na tumama sa panga ng Meksikano. Para itong pinokpok ng martilyo. At napatalikod na lang dahil sa sobrang pagkahilo. Wala nang nagawa ang third man in the ring, kundi itigil na lang ang laban matapos saluhin ni Lucero ang napakalakas na kaliwa ng suntok ng Pinoy. March 19, 2005, nang mag-umpisa ang Epic Trilogy sa pagitan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ni Eric El Terrible Morales para sa bakanting IBA o International Boxing Association at WBC, International Super Featherweight Titles. Ito ang unang beses na umakyat sa 135 Division ang Fighting Pride ng Pilipinas. Sa sagupaang ito ay 7-5 betting favorite ang agresibong si Pacman. Ngunit sa mismong laban, bagamat nagpakita ng puso at tapang ang Pinoy champion, ay bigo itong makuha ang panalo. Nakuha ng Mexican boxing legend ng panalo via unanimous decision. Para po sa mga hindi nakakaalam, ito ang pangatlong beses na dumulas ang panalo kay Pacman sa Amerika matapos ibase sa scorecards ang resulta ng laban. Isang taon nang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon para sa isang rematch si Pacquiao. Sa pagkakataong ito ay hindi na pumayag ang Pinoy na maulit pa ang nangyari sa kanilang unang pagharap. Kaya naman bago ang sagupaan ay dito na dinevelop ng legendary trainer ni Pacman na si Coach Freddy Roach ang pamatay na right hook ni Manny Pacquiao na tinawag nilang The Manila Ice. Sa kanilang ikalawang sagupaan ay nakabawi na ang ating kababayan. Epektibo nitong nagamit ang right hook sa laban na talaga namang nagpahirap kay Morales. Yeah, well, they both landed simultaneously there, but Pacquiao was the one who backed off a little bit.
These are real solid punches coming from both men. No range finders here. Beautiful jab from Morales. Good spell for Eric Morales. At sa ikasampung round ay napabagsak nito ang Mexican legend. But look at this from Pacquiao, and a minute to go in the round. Walked onto a good right hook there, Morales, but he's taken it well. He's over. He's down. Second time in his life. 50 seconds. Manny Pacquiao has time left in the round. Kenny Bayless looking up. It is over. Malaking bagay ito para sa Pinoy, sapagkat sa buong professional boxing career ng Meksikano, ay si Pacquiao lang ang natatanging nakagawa nito sa kanya. Dahil sa napakagandang laban ng una at pangalawa, ay nagkaroon ng trilogy ang kanilang sagupaan. Sa tinaguriang grand finale na dinaluhan ng more than 18,000 na manonood, ay mas pinatunayan ng ating pambato na siya ang much better fighter kumpara sa Mexican Warrior. Kung sa ikalawang sagupaan nila, ay kinailangan pa ni Pacman ng ilang rounds upang tapusin ang laban. Dito sa kanilang ikatlong paghaharap, ay tatlong rounds lang ang kinailangan nito upang wasakin niya sa brutal na paraan si Morales. Uppercut by Pacquiao. Mixing his punches brilliantly. Cactus Diaz with a left hand. Crowd looking for him to land something big. And Diaz didn't manage to block the right hand. Nadagdagan pa ito sa mga sumunod na round dahil sa walang tigil na kombinasyon ng ating Sa round 9 ay parang hinog na prutas na ang mukha ni Diaz. Nagkabukol-bukol na ito dahil sa dami ng sinalo nitong suntok. Kaya naman parang naawa na si Pacman at tinapos na ang paghihirap ng champion. Nagbitaw ito ng jab na sinabayan ng isang solid straight na nagpahalik sa champion sa lona. Taong 2004, nang sagupain ng ating pambansang kamao ang pambato ng Thailand na tinaguriang The Destroyer ng mga Pinoy Boxer na si Narong Rit Pirang o mas kilala bilang Pasan 3K Battery. Ginanap ang kanilang laban sa Home Depot Open Air Arena sa Taguig City para sa IBF Featherweight Title Eliminator at Ring Magazine Featherweight World Title. Bago ang sagupaan ay madami ang nagsasabing easy fight lang ito para sa Pinoy Champion. Pero ayon sa ating pambansang kamao, ay hindi niya minamaliit ang kalaban sapagkat kung experience sa pag-uusapan ay di hamak na mas lamang itong Thai fighter at may lakas din. May kartada si Pasan 3K Battery na 44 na panalo, 23 dito ay natapos by knockout at may 7 talo. At alam nyo ba mga Brad na kaya tinawag na Pinoy Destroyer itong si Pirang ay dahil sa 44 na panalo nito, 22 dito ay mga Pinoy. Sa unang round pa lang ay pinaramdam na agad ni Pacman ang lakas at bilis nito sa kalaban. Mababaka sa bigat ng mga suntok nito na tila gustong ipagiganti ang mga Pinoy na nabiktima noon ni 3K Battery. Right, itong si Pasong Pirang, meron parang isinusuntok na pabigla, no? But Manny, nainis yata sa suntok na binigay sa kanya. Makayata na balik si Manny, eto na! And Pasong Pirang... Sa round 4 ay dinamalaman ng tinaguriang na Destroyer ng mga Pinoy kung saan nanggagaling ang suntok ni Pacquiao. Hanggang sa bumagsak na naman ito matapos tamaan ng isang uppercut. Hindi buo siya yan, ano? Ayaw natin i-risk yan. And Manny Pacquiao now. Ang sabi nga naman kanon dito. Oh yes! One punch! The left, left hand! The left hand! Left hand! That left upper kinito. Parang upper yun! It's an upper left. Woo! That nail. This is that third knockdown scored. In this bout by Manny Pacquiao against Pasong Pirang. At sabi ni Pasan, okay, lalaban pa ako. One punch! Brought down Pasan in this round. Ito na naman. Goodbye. And that's it. It's over. It's over. Manny Pacquiao, sensational knockout. Winner out lang yung kanan. Grabe. Ang kaliwa.
Pumunta pa rin sa kanilang ano may kailangan. Hindi mababa di basakulasan siya. At nakita mo, no? Yung dalawang paa, umangat. Pumangat yung dalawang paa. From the canvas. Bihira natin nakikita yan. Mamaya babalikan natin yung angle just grabe to show yun. You how... Matapos durugin ni Pacman ang legendary Mexican warrior na si Eric Morales, ay sinagupa naman ito ang isa pang Mexicano na si Jorge Solis para depensahan ang hawak nitong WBC, International Super Featherweight Title. Sa labang ito ay hindi basta-bastang kalaban ang makakasagupa ni Manny Pacquiao, sapagkat itong si Solis ay may kabigatan ng kamao at hindi pa nakakaranas ng kabiguan sa kanyang buong professional boxing career noong mga panahong ito. Sa laban ay hindi umubra ang tapang ng Meksikano sa bangis ng Pinoy champion. Sa round 6 ay unang bumagsak si Solis matapos itong tamaan ng isang kaliwa ni Manny, ngunit hindi ito binilangan at ang ruling ng referee ay nadulas lang daw ang Meksikano. Stoppage in this fight because it was a clash of heads and they bang heads again. It would... Oh, there's a left hand that sends Solis down. They're calling it a push. Sa ikawalong round ay muli na namang bumagsak si Solis matapos tamaan ng isang left uppercut. Bumangon pa naman ito at pinakita ang tapang ng pagiging isang Mexican warrior. Ngunit hindi ito naging sapat upang makasurvive sa matinding atake ng Pinoy champion. You know, and I think they've run out of ideas in Solis' corner. Gennaro, you know, we were listening and they've invoked the family. It's in trouble and down goes Solis. Really good with that lip uppercut that dropped. Isang minuto bago matapos ang round ay tuluyan ang tinapos ni Pacman ng laban matapos tamaan si Solis ng isang solidong kaliwa. Kung nagustuhan mo ang video to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.